welcome back to my YouTube channel. And for today's video, pag-uusapan naman natin, guys, yung about dun sa mga problema na may yung may amoy. Yung alam nyo yung normal, yung may amoy yung mga sarili natin. Yun ay pag-uusapan natin, guys. So, if you are into the video, so keep on watching. A few inches later. Pag-uusapan natin, guys, yung paano natin maiiwasan yung amoy ng ating mga sarili. Unang-una, guys, yung mga babae. Like na ako. So, mga babae or bata ka pa. So, kailangan natin pag-uusapan yun, guys. Kasi ang hygiene ng babae, hindi maiwasan yun na ipo-focus natin. Number one, ipo-focus natin yan. Kasi pag may mga ganong amoy tayo sa sarili natin, nakakaya po yun. Diba po? So, yun. Unang-una, guys, bibigyan ko kayo paano maiwasan yung mga amoy sa ating sarili. Pa tayo magdadalaga na, nagdadalaga na tayo, kunyari, nagdadalaga ka na. So, kailangan, unang-una, pag yung hygiene natin, so, kailangan natin, pag meron tayong mga dalaw or mga meron tayong menstruation, kailangan natin, every time na mag-pipi ka or mag-wiwi ka, kailangan mo siyang i-wash with, kailangan with sabon. Or, kung wala ka namang mga feminine wash, so pwedeng gawin mo lang yung mild soap lang talaga siya. Like yung mga Johnson, yun, yung panghugas lang ng mga pambaby, pwede mo yung gamitin, guys, para maiwasan kasi yung amoy. Kasi mostly sa ating mga babae, lalo na sa ating part, sa ating pag nagkaroon tayo ng menstruation, sobrang amoy yun, di ba? Siguro sa menstruation natin, aminin nyo man, guys, o hindi, yung mga last menstruation natin, sobrang pangit ng amoy. So, kailangan natin yun pagtuunan ng pansin yun, guys, kasi why? Dumi yan eh. Pag hindi mo siya nahugasan or na proper proper wash yung sarili mo, yung pepe mo or yung yung down part mo, talagang aamoy tapos magkakaroon ka pa ng UTI, magkakaroon ka ng mga infection. So kailangan natin yung bigyan ng pansin, guys, kasi why? Pag hindi mo yun mahugasan ng maayos, lagi ka lang nag-use ng napkin, for example, isang beses ang araw ka ng napkin, di ba, iw yun. So, kailangan mo siyang i-avoid din yung paggamit ng napkin once a day lang. So, kailangan, kung gusto mong mag-napkin, gamitin mo yung proper way ng mag-napkin. For example, napuno na siya, ayaw mo siyang antay mapuno. Kung meron siyang sense something, hindi na talaga siya kayang sobrang dami mo ng discharge, dami mo ng So, kailangan mo siyang palitan ng panibago. So, i-share ko sa inyo, guys, yung experience ko, guys, kasi dumaan din ako sa, syempre, hindi naman maiwasan yung babae talaga magkakaroon tayo ng yung menstruation natin after 2 to 3 days siguro sa menstruation natin. Meron pang mga maliliit na mga spotting na talagang hindi mo makakaya yung amoy kasi nga mabaho siya. So, ang ginawa ko, guys, meron ako na discover na kasi may doctor kasi ako na nakilala na in-advise niya ako na ganito yung mo gawin. Fresh yung amoy ng sayo. So, and sabol talaga sa mga like may mga partner. For example, yung mga dalaga o mga hindi ka pa talaga nag-asawa, advisable talaga, guys, na magkaroon ka ng 6 months or 3 months check-up sa ovary mo para at least ma-monitor yung mga kung ano mga problema sa mo. Para at least in the future na mag-asawa ka na wala ka magiging problema sa sarili mo or sa mga pagbubuntis mo. So, yun. So, eto, guys, ginawa ko tong video na ito, guys, kasi ako, based of my experience, na-experience ko kasi to na now, pero ngayon, na nanganak na ako, wala na siya, wala ang na yung dugo ko, ang ganda na ng flow ng dugo ko, tapos yung
pag nagkaroon ako ng menstruation after 3 days, yung mga spotting na hindi na siya gaano talagang mabaho. Kasi nga, yun ang ginagawa ko, proper hygiene wash, na kailangan nating i-maintain yun. Kaya, advisable sa mga may mga, mga anak na babae, bata pa lang or mag-growing up sila, kailangan mo sila i-advise feminine wash, yung talagang pag-proper ng wash ng ating sarili. Kasi based of my experience, guys, nagtrabaho ako sa ibang bansa, ang ginagawa ko dun sa mga inaalagaan kong babae, kung anong ginagawa kong sarili ko, anong pa-proper, ano akong pag paano ako mag-proper mag-wash sa sarili ko, sinasabi ko din sa mga alaga ko para at least in the future, meron silang matutunan. So, iwas din yun sa mga infection, mga ganun. So far, na-appreciate naman din ng amo ko yun before. Anyway, yun nga, advice ko sa mga nanay na may mga anak na babae. So, dapat bata pa lang, inaano natin, i-encourage natin yung mga baby natin, yung mga nagdadalaga, na kailangan natin i-proper wash yung sarili natin. Kasi babae, masyadong masensitive yung part ng babae. So, kailangan natin linisin ng maayos kasi para maiwasan yung amoy. Kasi nakakahiya talaga yung amoy, na meron kang amoy sa sarili mo. Kasi hindi mo maamoy yun, pero ibang tao nakakaamoy, so nakakahiya. So unang-una, mahihiya tayong mga parents, 'di ba? So kailangan unang-una yung nanay, yung mga parents, kailangan nating i-advise yung mga bata pa lang sila paano nila i-proper wash yung sarili nila. Hindi lang tayo aasa din sa mga feminine wash o mga ganun. Basta paano i-proper wash ang sarili. So I hope na magiging fresh yung amoy ng iyong flower. Yes. So, I hope you like this video, guys. And comment down below. Guys, and I hope to see you soon in my next. Bye! Thank you, guys. And